So hello Kabilab, so as you can see, ito na po yung ating update sa pinapagawa naming gate. So today is March 22 and kung napapansin nyo, hindi pa siya totally tapos, pero ipapakita na namin sa inyo kasi marami na po kasi nagtatanong. Itong ating vlog today is part 2. So aabangan nyo uli yung part 3 para sa pinaka-finale. So kung napapansin nyo, diba, ang sabi ko sa inyo, ginaya namin tong gate kay Ivana. Pero yung ginamit niya kasi doon ay tubular. And kaya hindi namin ginamit na materyales yung tubular kasi madaling kalawangin yun kahit lagyan mo siya ng masilya at pintura sa labas. Kasi nagmumoist kasi yun sa loob at doon nagmumula ang kalawang. At base na rin po sa obserbasyon ng asawa ko, karamihan sa mga nagpapagawa sa lugar nila, tubular din ang gamit. And then, sa obserbasyon niya, wala para 1 year, kinakalawang na raw yung kanilang gate. Kaya, ang ginamit naming materials dito ay GI5 or kung mapapansin nyo, yung pabilog. Kasi, base na rin po sa obserbasyon ni husband, yung mga nagpagawa po ng tubular ay elementary pa raw siya, yun ay raw yung gate, and until now, na malapit na siyang mag-senior, joke, at ngayon na 40 plus na siya, ay hindi pa rin daw kinakalawang yung gate nila. So, GI5 yung ginamit naming materyales, or pabilog, kasi pangmatagalan daw po kasi yun. So, yun po yung maya-advice namin kung gusto nyo pong tumagal ang inyong pinapagawang gate.
Halo po yan ng semento tsaka adhesive po. Ang ginamit namin dito ay precast or semento yung ginamit namin dito. Ganito rin po yung ginamit namin sa balcony namin. So yung mga nakapanood na ng aming dream house journey, makaka-relate po kayo dito sa ginamit naming materyales or kung paano namin ginawa itong precast na to. Kaya precast ang ginamit namin instead na bakal para mas makatipid kami. So isa po yun sa technique na pwede nyo pong gayahin kung gusto nyo pong makatipid na imbes na bakal, pwede tayong gumamit dito ng semento. Magkano magpagawa ng gate? So ito na po ang pinakaantay ng lahat. So naka 34,000 po kami, dito lang po yan sa GI5 galvanized gate. So pagkayaawan po yan, ibig sabihin kasama na po dyan yung labor. And yung sa pintura na ginamit, kasama na po doon ang 34,000. Doon lang po yan sa mismong gate. Para naman po dyan sa wall tiles and sa mga hollow blocks na ginamit, doon sa kaliwa, sa bandang kaliwa. Next vlog po sa part 3 po namin i-reveal or sasabihin lahat-lahat ng nagastos namin para magkaroon po kayo ng idea. Okay, before we end this video, pasensya na kayo kung hindi pa tapos yung aming gate kasi ginagawa lang po siya tuwing Sunday. And ang hirap po kasing kumuha ngayon ng labor kasi lahat sila may mga trabaho. Kaya until now, hindi pa rin po siya tapos. Pero bilang madami na po kasi nagtatanong kung ano na pong update and kung nakamagkaroon na po kami, kaya ginawa na po namin itong video. And nitong mga nakarang araw kasi, ngarag si Inday kasi galing tayo ng Jerusalem, ng Dead Sea, ng Jordan River, at ng Jericho. So, sa mga susunod natin mga vlogs, yan po yung magiging topic natin, mga travel vlogs dito sa Israel, sa mga religious site. So, itong pagpapagawa natin ng gate, mas marami pa po kami i-share sa inyo ng mga tips sa part 3, sa finale. Medyo may mga gagawin pa po kasi kami. And dahil nga wala pong gagawa, kaya ito na muna. As of today, March 22, ito pa lang po yung update natin. So, kung gusto nyo pong maging updated, please don't forget na i-ring yung notification bell para updated ka po lagi sa mga new videos po natin every Monday and Friday. And before we end this video, kung sa tingin ninyo nakatulong po itong topic natin today, please don't forget to hit like kasi malaking bagay rin po yun para sa aming mga video creator na ma-appreciate yung mga ginagawa naming effort. So please don't forget to hit like, share, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching. God bless you always and hope to see you on our next vlog. Thank you po. Bye! Mag-iingat po kayo lagi. Bye!